what's up mga tropa peeps, nagbabalik. Meron tayong ire-repair ngayon. Actually, medyo luma na siya. So, ni-request ni customer, pabilisin. So, mamaya may kita natin specs. Subot muna natin kung anong mga, kung kagaano siya kabilis magbot. So, abang binubot natin, papakita ko sa inyo yung papalit. So, ano lang naman to eh. Gagawa lang natin ang paraan na bumilis yung PC o yung laptop kasi yung hard disk niya ay luma. So, sa karamihan ng nagre-repair o gustong bumilis tong laptop na to kasi since medyo luma na, ang isang paraan para pabilis tong laptop ay pinapalitan ng hard disk. So ito meron ditong SSD. Ang ano niya. So ayan, 120 gig. So patak sa specs, may kita niyo. Ayan yung speed niya. Ayan. So ang request lang naman ng customer kasi nababagalan na siya sa magboot. Kasi dahil nga sa ano, sa mabagal nga yung ano. So ito lang yung papalitan natin yung hard disk. And then yung kukunin na hard disk sa kanya ay papalitan. So ang gagawin na lang sa kanya, sinsayang naman. Bumili na rin yung customer ng ano, ng pang-external drive. Yung manggagaling dito na lumang hard disk, ilalagay natin dito as ay nga external drive. So ayan, bumili na rin siya. Ito yung plug niya. So ayan, ayan yung bali yung hard disk dito ilalagay dito. And then, pwede siya maging external drive. So, abang nire-restart natin, restart. So, ayan. May kita nyo. So, mamaya, papeta ko sa inyo paano palitan ng SSD, solid state drive na hard disk. So, sa mga nagtatanong kung i-reformat, meron naman ako mga video no, how paano mag-reformat ng Windows. So ngayon, ang papakita lang naman natin ngayon yung paano magpalit ng hard disk ng laptop. At the same time, ayun nga, para bumilis. Kasi, tignan nyo nga naman, medyo mabagal yung loading niya kasi ayun nga, since old version and then yung hard disk niya ordinary lang. So, makakatulong tong SSD drive para bumilis ng 10 times. So, ganun. Mamaya, may kita yung difference yung booting type niya. So, ayan. As you can see, nakikita nyo yung ayan, yung booting niya. Medyo matagal talaga. So, ayun lang naman ang request customer. Palitan yung hard disk. And then, sinabi ko rin naman sa customer na palitan yung hard disk para mas mabilis mag-boot. So, ayan na. So, after nito, papatayin natin. After niya mag-loading, medyo matagal, umabot siguro ng mga 20 seconds. So, ayun, papalitan natin ang hard disk para, yun nga, para ang boot niya siguro, abot na lang ng mga 5 seconds to 7 seconds. Nasa Windows na yung booting niya, agad-agad. So, papatakos niyo, paano baklasin? So, ayan, nakikita nyo, shutdown muna natin. Shutdown. Medyo ang pinaka lang naman dito, medyo ingatan mo lang yung pagtanggal ng screw niya sa likod kasi medyo luma na. May tendency yung mabasag yung kapitan ng tornilyo kasi yun nga, medyo matagal na tong laptop na to. Sa mamaya may kita natin yung specs niya. Tanggalin muna natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo niya. Ay, sorry. So, focus natin. Focus. Yan, tanggalin natin yung tornilyo.
So ang model pala nitong laptop na to ay LG. LG model siya. So, patakuman natin para makita niyo na loob. Ayan. Ayan siguro. Ayan yung model niya. So siguro galing to ng Japan. And then ang original OS niya. Ayan nga, siguro. Windows 7 Pro. Pero focus. Ayan, Windows 7 Pro. Pero naka Windows 10 na siya. So, isa na rin yun sa factor na ano, na bumagal yung unit. Kasi, syempre nga, ang design niya lang naman. Ayan o. Ay, Windows 7 lang. So, nakita nyo naman, naka Windows 10 kanina. So, isa yun sa mga ano, nagpabagal sa booting ng ano, ng laptop. And then kunin lang natin tong ano niya, yung brace para kumapit yung ano. So ilalagay natin siya dito sa SSD. Ganyan dapat yan. Ganyan din siya. Tanggalin lang natin to. Meron kasing ibang ano, yung holder ng hard disk ng laptop iba-iba. So ito gagayahin lang naman natin to. Ganyan lang natin yung tornilyo. Ganyan lang naman kasi. Ayan. And then, ganyan mo lang. So, ayan. Tapos. Ayan. Submit lang naman. Ang importante, maganda yung pagkakatornilyo niya. And then, ayan nga, imbis na pagka binalitan mo kasi ganun, hindi malalaglag. Kailangan nakakapit. Nakapix yung ano, yung hard disk ng laptop. So, ayan. And then, mamaya, ilalagay natin ito sa external. Dito, mamaya, habang nagre-reformat, pakita ko sa inyo, ilalagay lang. And then, lang naman ito, blanco. Mamaya, pakita ko sa inyo. And then, lagyan na natin yung SSD. So, check mo lang yung socket. May malaki. Ito yung SATA power. Ito yung data. So, ayan. Ganyan lang naman. And then, ibabalik mo lang naman siya sa dating ano niya, pwesto niya. So, nakabit na natin. Bayan natin siyang reformat. Focus na natin. Ayan yung tsura niya. Medyo luma na talaga kasi ano na to daw. Siguro mga nasa kanila to eh. Mga 6 years. Ganun. And then, alam naman natin pag puti, medyo marumi. Mamaya after ano, na reformat to, try ko linisin to. Tanggalin ko yung mga adhesive ng sticker. Pero ngayon,
importante muna ano. Ma-reformat natin. So, reformat na natin 'to. Ito yung bootable. So, yung kung tinatanong niyo kung paano ako gumawa ng bootable. Meron na akong video list na yun nga, how to reformat and then paano gumawa ng bootable. And then lalagay ko lang sila ng description. So, lagay na natin itong ano, USB. Then, power natin. Yan. Tapos, priority boot lang natin yung so ayan, nag-boot na yung ano. Sana focus natin yun. So meron akong Windows 10 dito. Ayan. So ayan, yung ano, yung kasi meron na akong video nito eh. Baka humaba yung length ng video natin. Ayan, the next lang natin. Hindi ko na masyado ano, po-forward ko na lang to. Tapos habang nag-i-install siya, pakita ako sa inyo yung ano, ito, kakabit natin. So habang nag-i-install siya. Natin. So. Lalagay lang natin home lang. Natin pro kasi tingnan natin to. Next lang. Kasi gagawin yung backup yung lumang hard disk. Nyo tayo. So ayan, nakita mo 120 gig. And syempre, hindi naman laging sakto na, kunwari, bumili ka ng hard disk 120 gig. Meron siyang ano, extra space para sa ano. Hindi siya actually sakto na 120 gig. So nyo lang natin, apply. Okay. And then, next lang. Ganun lang naman mag-reformat. Basta may bootable ka. Yan, ito yung primary. Siyempre, yung primary yung mataas, yung maraming gig. And then, ito yung mga reserve. Sa system, MSR reserve. So, ito yung, ito tayo sa primary. Doon natin lalagay yung Windows 10. Yan. So, ganyan na yun. And then, hintay natin matapos. Tapos habang ini-install natin yun, kabit muna natin to. So ito yung case nyo. Ayan yung ano, transparent. Nabibili to sa Shopee, mga ano lang ito, mga 140 pesos. So, kapit lang natin dito. And then, ayan. Tinan mo lang naman yung ano nya. Ito yung maliit. So, ganyan lang naman. Ayan. So, ayan, pumasok na. So, lagay natin yung takip. Meron siyang konting clip sa gilid. So ayan, and then ito yung plug niya para pag maglalagay ka ng data. Ayan. Ayan, and then pag maglalagay ka ng mga files, ito na yan. Magiging external hard drive na yung lumang hard disk ng laptop na to. So mamaya makita natin yung laman nito. And then hindi ko natatapusin to. Mamaya pakita ko sa inyo after installation. So niya. Babalikan natin mamaya yung video after ng main store na to. So, ayan. Natapos na. And then, may kita na natin kung paano no, yung nagbago yung laptop na kung bumilis nga
nang medyo bumilis nga. So, yeah, hintayin natin matapos. So ayan, maglo-loading isa sa Windows 10. May mga konting ano lang naman dito eh, yung pagka bagong install ng Windows ano eh, ini-next mo lang naman yung lagyan mo ng pangalan. Tapos pwede ka hindi maglagay ng account. Basta ano, may initial siya after niya mag-install ng Windows. Meron siyang mga konting initial ano. O kaya intro ng ano niya, Windows. And after nun, okay na siya gamitin. At saka ang maganda kasi sa Windows 10, ano, yung mga driver ng mga lumang, ano, lumang... So, ayan, nagsasalita. Yung mga lumang, ano, kaya nang ibigay ni Windows 10. So, pag-install mo, kompleto na agad yung driver ng, ano, laptop. So, ayan yung intro niya after mo mag-install ng bagong Windows. So, English tayo. So, pwede naman kasi pag usually kapag Pilipinas ang ilagay mo, magiging Tagalog yung language ng Windows. So, lagay lang natin United States. And then, yung keyboard, ano na lang yun, default lang. Yun, so, US type tayo para standard yung ano. Skip mo lang. So, lagyan mo na I don't have internet. So, hindi pa natin nakakonect sa internet. Ano mo lang muna, skip. Pwede mo lang skip yun. Pangalan lang, lagyan natin. Personal. Kasi, pangalan to ng ano. Pwede naman baguhin ng ano to. Ng user ng laptop. So, ano lang mo. Next mo lang. Para wala ng password. So, yun lang, accept lang. So, ayan, hi na. So, after nito, tignan natin yung specs. So, ito na. Natapos na natin yung i-reformat. Tingnan natin yung specs. So, punta tayo sa PC. PC and then properties. Sa property. So, tutok natin. So, ang specs niya ay Intel Pentium CPU and 3540. And then, yung memory niya is 4GB.
Tapos ang hard disk niya ay, ingatin natin yung hard disk. Hard disk. So ayan, 120 gig. So try natin itong ano, try natin itong ginawa natin external. Kabit natin. Kabit natin siya. Kung mababasa. So ayan, umilaw naman. And then ayun, reading niya na. So ayun, since naka-partition yung lumang hard disk niya. Ayan, meron siyang ano. Ayan yung dating Windows niya. And then ayan yung isang backup niya siguro to. Ayan, ayan yung backup niya. So ayan. Ayan nga. Try natin i-reboot kung ilang seconds. Try natin i-reboot. Try natin kung magiging ano. Kung mabilis yung booting niya. Start natin. Actually, may magbabago dito yung speed ng booting niya. So, ayun lang yung ano. Ayun yung pinaka-ma-upgrade. And then, bibilis pa to kapag dinagdagan ng ano, another 4GB na memory. Pero ngayon, so, lost budget pa yung may-ari. So, hard disk lang muna yung ano niya. Hard disk lang muna yung focus niya. Ayan, nakita mo. Nakita natin. 1, 2, 3, yun. So, nakita natin ang bilis ng loading niya. So, ayun, ayun yung ano, ayun yung diferensya ng SSD sa normal hard disk. So, time, almost, ang nga time, tama yung sinasabi lang na times 10 yung speed kapag ka naka-SSD yung hard disk niya. So, ayan, tapos na po natin yung repair natin. Ang ginawa lang naman natin ay, pinilitan natin yung lumang hard disk niya ng SSD or tinatawag na solid state drive. O, maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking mga video. And then kita ulit tayo sa another repair natin. Maraming salamat po and ingat po kayo lahat. God bless you all.